Topic po today is kung bakit parang binabaliwala ka niya, hindi ka na niya pinapansin, gumagawa ka naman ng effort, pero wala po tayong nakukuwang resulta. Technically, siya po ay parang papalayo, nang papalayo, umiiwas ng umiiwas nga po sa atin. Mga utol, ito po ay lagi na nating binablog. Madalas nga ay binabanggit natin yung mga parang pumapabor dun sa ex mo o sa taong nababaliwala sa'yo. Ang ibig sabihin ko po, yung mga rason na binibigay natin ay dahil siguro gusto na niya mag-move on, or siguro dahil wala na talaga siyang pakialam sa atin, or naiirita siya sa atin, or sobrang negatibo nga po ang nararamdaman niya, kaya patuloy po siyang umiiwas. Isa rin po sa mga rason na nabanggit ko before ay siguro pinili na lang niya talagang lumayo sa atin at talagang ipursige ang breakup ninyong dalawa. Pero ngayong araw na to, mga utol, ay magbibigay po tayo ng ilang mga kadahilanan, sitwasyon, kung bakit nangyayari ito, pero pabor po sa atin. Kung saan maiisip po natin na pwedeng maging positibo at maaari nga po nating magawa ng paraan kung sakaling ito po ay nangyayari sa kanila. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, mga utol, ay huwag na huwag po nating kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po. At paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nagbibigay ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng solusyon tungkol sa paksang relasyon. Tulad nga ng nasabi ko earlier, mga rason na pwedeng pumabor sa atin at makakita nga po tayo ng green light. Dahil syempre po sa mga coaching session natin kung saan iba-ibang situation po ang na-encounter natin halos araw-araw po, mga utol. Hindi naman po parating peligro, hindi naman po parating sakit. May mga situation din na kailangan po nating i-compromise or let's say kailangan nga po nating gawa ng paraan. Number one, dahil nga po sa may feelings pa rin at may enough caring pa rin ang ex mo sa'yo, ay maaaring ayaw kanyang masaktan, mga utol. Probably ang nakikita niya, siya ang may problema at siya ang may kasalanan wherein nagigilty nga po siya at ang pakiramdam niya ayaw na niyang ituloy pa na tayo po ay masaktan ng masaktan na masaktan. Ito po ay papabor sa atin, mga utol, kung maiintindihan nating mabuti dahil nga po nandun pa rin yung care at talagang hindi naman po ganun ka-negative ang nararamdaman ng ex mo sa'yo. Kaya kung ito po ay nangyayari, ay kailangan simulan po nating ma-appreciate ang mga ex natin instead na tayo po ay parang namimilit, mga utol, mas magandang respetuhin nga po natin siya at parang ipakita na tayo po ay nagpapasalamat sa nangyayari. By naturally and simply appreciating your ex ay mababaliktad po ang pangyayari. Magiging palagay at magiging mabuti at positibo nga po ang tingin niya sa atin. Number two, ayaw na ng ex mo na mag-escalate or lumala nga po ang situation. Tulad natin, mga utol, di ba po mas pinipili natin na lumayo muna, dumistance muna dahil ang pagkakaalam natin dito po bubuti ang situation. Malay natin, mga utol, ito rin po ang ginagawang procedure or proseso ng ex mo dahil ang palagay nga po niya ayaw na niyang lumala dahil kung halimbawa nga pong kayo ay nagkakaroon ng communication at patuloy nga pong nagkakaroon ng interconnection, mga utol, nararamdaman po niya na ito po ay hindi nagiging mabuti at lalo nga pong napapasama. Pinipili marahil ng ex natin na tumahimik or let's say hindi muna sumagot or umiwas muna sa pagkakataon or posibilidad na ang situation nga po ay mapaganda at bumuti. Maaring inihintay lang po ng ex natin ito, mga utol, kaya importanteng maging knowledgeable tayo at makiramdam. Malaman natin ang mga bagay na to dahil ito po ay papabor sa inyong dalawa at sa relasyon ninyo. Ikatlo, maaring ang ex mo ay naghihintay ng pagbabago, development. Kung halimbawa nga pong naging toxic, naging negatibo ka, noong mga nakaraang araw kung saan siya nga po ay, sabi na natin medyo na turn off o napipiece off nga po sa atin, mga utol. Siguro nga dahil dun sa natitirang pagmamahal at care niya sa atin, ay hinihintay lang po niya tayo, binabantayan niya po tayong magbago at mapabuti. Na kung sakali nga pong magagawa natin, mga utol, ay talagang papabor ang ganitong situation sa atin. Huwag tayo mag-overthink na kung ang ex mo ay umiiwas sa'yo, na naiisip nga po natin na baka ayaw na niya sa atin, mga utol, dahil baka naman tinetest lang po tayo. Hinihintay lang po tayo at talagang nag-aabang nga lang po ang ex natin. Number four, baka ang ex mo ay nag-no-no contact. Ito po, mga utol, ay lagi natin binabanggit na so much available po sa internet, Google, YouTube. Alam natin na pagka nagtanong ka sa internet, sa Google, ay simpleng sasagutin ka na gumamit ka ng no contact. Kung halimbawa namang hindi pala Google o hindi pala search ang internet, kung halimbawa naman na hindi pala search o hindi nga pala internet ang ex natin, maaring may mga kaibigan po o katabi na nagbulong o nagpayo nga po sa kanya. Sa sobrang kasikatan nga po nito, mga utol, ng prosesong no contact ay nagiging parang nature at instinct na lang ito
ng mga nasa breakup. Na if ever na nangyayari yan, mag-no contact ka muna. Nabanggit ko ito mga utol dahil binibigyan ko nga po kayo ng idea sa mga pwedeng nangyayari kung bakit hindi po tayo pinapansin at iniiwasan nga po o hindi nga po sinasagot ng mga ex natin. Hindi po ito parating negatibo or let's say disadvantage nga po sa atin dahil maaaring ang mga bagay ay pumapabor naman talaga at kailangan lang po nating maintindihan. Siyempre mga utol, pag-aralan din po natin, baka naman medyo nagpo-pullback lang ang ex mo, playing hard to get. Dahil nga po siguro sa mga previous cases na nangyari or situation ninyong dalawa, i-assess mong mabuti ang situation nyo kung halimbawang may mga pagkukulang ka at kailangan mo itong punan o halimbawa nga pong kailangan mo muna mag-provide ng space mga utol para mas lalong maintindihan ng ex mo ang totoo niyang nararamdaman. Ang mga kinover po natin sa vlog or sa araw na to mga utol ay ang ilang mga dahilan na masasabi natin na positibo naman at kumbaga pabor naman sa atin, kaya lang negatibo nga ang dating dahil nga hindi niya tayo pinapansin. Binlog ko to today mga utol para mas lalo nating maintindihan kung saan po tayo lulugar. Hindi yung nagpapadala po tayo sa depression at kalungkutan at yung iba nga po ay parang nawawalan na ng pag-asa. Sayang naman mga utol dahil in the future ayokong magkaroon kayo ng katanungan na what if. Mas magandang maintindihan po natin ito mga utol para alam natin kung tayo nga po pala ay pupush or kung tayo muna ay pupul sa kasalukuyan. Basta matik sa isang breakup or isang natapos na relasyon, yung tinatawag na residual hate, residual anger, emotional guilt at damage. Ito ay normal na nangyayari kung halimbawa nga pong dalawang magkarelasyon ay nagkaroon ng problema or nagkahiwalay. Somehow, kung ipipilit pa rin natin ang kagustuhan natin, ito po ay nadadamage mga utol. Kaya nga ang maayos sana at kaya pa sanang ayusin na relasyon ay biglang sumasama or maaaring nasisira, tuluyan nga pong naglalaho at nawawalan nga po ng pag-asa kung ipipilit po natin ang ating kagustuhan. Lagi mong ipaparamdam na ikaw nga po ay stable at composed. Ito po mga utol ay nakaka-intimidate sa mga ex natin. Dito po sila nagkakaroon ng mga self-doubt at duda nga po sa naging desisyon nila. Tandaan na kahit ang mga binanggit nga po natin ay papabor sa'yo, still it might result into something negative pa rin mga utol. Kaya dapat po nating maintindihan at alamin po ng mabuti. In relationship psychology ay may tinatawag po tayong clean up stage kung saan you must take advantage na linisin mo muna ang kalat at dumi na nangyari sa inyo. Dahil any confrontation, lalong-lalo na nga po kung medyo maaga po ito at hindi pa po healed, ay maaaring ma-misinterpret po ng mga ex natin. Dahil while doing this, kung halimbawa nga pong magpa-provide muna tayo ng ilang panahon, pababayaan muna natin ang ex natin habang tayo nga po ay nagkakaroon ng self-analysisation, ay magkakaroon po ng malaking opportunity at lalo nga po magkakaroon ng chance na isipin po tayo ng ex natin. Dahil awkward at confused stage nga po ang ex mo, he or she will always consider na magkausap na lang po kayo. Hahanapin tayo niyan mga utol kung halimbawa nga pong siya ay naguguluhan. Kaya even though may natutunan at narinig nga po natin yung mga ilang situation na parang pabor naman po sa atin, it will always be much better pa rin na maging kalmado at patient ka. Huwag padalos-dalos po mga utol para mas maging madali at mas masimplify nila kung saan ito po ay mas magiging magaang nga po sa kalooban ng mga ex natin. Kasi at the end of the day, mas importante pa rin na malaman at maintindihan nga po natin o lumabas yung totoong nararamdaman ng ex mo. Hindi pilitan, hindi takutan, at hindi nga po pwersahan. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Bantayan at patuloy po nating alalayan, alagaan po ang ating mga pamilya. Mag-ingat po tayong lahat. Stay safe po. Maraming maraming salamat po.